Hari Raya. Okay, kasal ko yan. Nandito ako ngayon sa may bahagi ng Hari Raya Street, Cluster 12. Barangay at Atalon, Quezon City. Isang ginang nasa top 3 drug personality ang nasa kote ng buong pwersa ng KCPD side galas sa Station 11. Sa pangunguna ni Lieutenant Glenn Gonzales ang hepe na side, nakuha kay Nanay Linda Reyes, 54 anyos, ang siyam na sachet ng shabu at dalawang taglilimandang piso na bypass money at isang wallet na kulay brown. Ang pag-aresto dito kay Linda Reyes ay nangyari kaninang alas 2. O ngayon alas 2 sa madaling araw sa ikinasa nilang drug bypass operation. Si Linda ngayon ay inukuha na ng pangalan na isa sa mga operatiba ng UCPD Side Galas Station 11. Ayon kay Nanay Lida, napasok niya lang itong pagbibenta ng droga dala ng kahirapan. Ngunit nakakulong din siya at na-aresto. Nay, anong year ka na huli? 2016 po. Lumaya po ako 2018. Ilan po ang anak nyo? 6 po. Nasa sila ngayon? Nasa akin po pati mga apo ko lahat po. Ba't po napasok nyo itong pagbibenta ng droga? Anong dahilan? Kasi wala po yung mga magulang ng anak ko, ng mga apo ko, sir. Nasaan yung mga magulang nila? Nakakulong din po, sir. Anong kaso? Ha? Anong kaso? Droga rin. So ngayon nakakulong din, kaya ikaw nag-aalaga sa apo mo? Opo, lahat po yung alin. Oh, so dahil sa wala kang kasama sa paghahanap buhay, pinasok mo itong pagbibenta ng droga? Opo. Eh, hindi ka ba nagsisisi yan, Nay? Nagsisisi na po ako, sir. Ha? Nagsisisi na po ako. O, nasa bandang ulit, di magsasama-sama kayo ng ano, ng anak mo. Anak mo. Ha? Okay. Si Nanay Linda, ito yung nahuli. Siya yung top 3 drug personality dito sa bahagi ng Hari Raya Street, Barangay Tatalon, Quezon City. Si Sir? Sir Glenn Gonzales, kuhain natin ng pahayag, Sir. Sinasabi nyo, Sir, sinasabi mo, Sir, top 3 itong si Linda. Paano to, Sir, na paano to nahuli? Nakuha namin siya, actually si Linda, pasok siya sa top 3 namin sa istasyon, sa drug watches namin, kasi isang buwan namin nagkandak ng surveillance sa kanya, nag-positive, maski yung mga kapitbahay niya, nagsasabi na talagang talamak ang pagbibenta nila dito sa looban, sa kampungan kung tawagin, sa loob ng tatalo sa class circle na to. Ganun po ang ginagawa niya. So, pagbenta. Kaya kinasawa namin yung bypass operation namin ngayon. Kasi yung alam po namin, magbibenta na naman po siya. So nabilihan siya? Opo. Mga magkanong halaga? Nabilihan po namin sa mga halagang 1,000 po. 1,000? Sir, yung binabanggit siya, yung mga anak niya pala, nakakulog din ngayon? Oo, ito yung nanay nung nahuli ng Station 10 sa Cres. Sa Partil na tatlong anak niya ang involved doon na umabot halos ng 60 gramo na droga rin na nakumpiska doon sa mga anak niya. Sir, hindi ba kayo natatakot sa pandemic o tuloy-tuloy yung kanyang drug operation? Opo, ganyan po talaga. Kailangan natin gawin. Kailangan natin mag-servisyo rin ho para sa bayan. At kahit anong pandemic po, natasan po kami ng aming mga higher officials sa pamumuno rin po ni Mamas Min na magkandak pa rin po kami at hindi kami titigil po sa pagsub po, lalo-lalo na sa aming nasasakupan. Si Teniente Glenn Gonzales, ang hepe ng Said Galas Station 11 na sinasabi nga nabilihan itong si Linda Reyes ng droga. Siya ay top 3 drug personality dito sa bahagi ng Barangay Tatalon, Quezon City.
At doon po sa mga makakapanood po nito ay panoodin niyo po sa YouTube channel ko sa at mag-subscribe po kayo. Jimmy Mendoza in Action. Ayan po. At mapapanood niyo po ito. Click niyo lang po yung bell. At nandun doon, makikita niyo yung aking mga interview at dito sa drug operation.